Kumusta mga chong? Gagala naman tayo ngayon. Kasama ko ang family at papasyal kami dun sa far away. Mag-jacket tayo para hindi matusta sa init. Sa likod kasi kami ng pickup sasakay. Kasama ko si Kuya Emboy at marami pang iba. Isinakay na namin si Lola sa loob. Gusto ko nga sana sa loob kasi hindi mainit. Kaso nahihilo ako kapag may aircon. Kaya tis-tis na lang tayo sa labas. Huwag na tayo makipagsiksikan sa loob. Mas enjoy naman yung biyahe dito. Kahit na mainit, kitang-kita mo yung magagandang view. Kasama namin sa likod tong mga batang napulot sa tayo ng kalabaw. Babay sa aming barangay. Alis muna kami. Ang ganda talaga ng tanawin sa probinsya. Punong-puno ng berde ang paligid. Ang saya pag puro puno, di ba? Pero grabe ang init sa likod. Nasa kalsada na kami. At napansin ko, hindi lang pala ako yung naka-vlog dito. At itong mga pamangkin ko, nagba-vlog na rin. At mas madaldal pa sila sa akin. May mga future vlogger na tayo. Grabe, sobrang init. Buti na lang may sunscreen. Kaya hindi tayo madudulog. Tuloy ang biyahe, tuloy ang saya. Pero pinagpapawisan na talaga ako. Pero ang ganda talaga kasi maaliwalas yung paligid. Itong si nanay, nagbibenta pa rin ng karne. Hindi lang siya basta-basta chismosa. Nagtitinda rin po siya ng karne. Bili na, bili na, bili na. Ang bilis ng biyahe, nasa Victoria na agad. Malapit na kami sa aming pupuntahan. Grabe, ang ganda dito sa Victoria. Gusto ko sanang bumaba kaso baka iwanan nila ako. Kaya tara na, larga na. Konting tis na lang sa init. At may raraos na rin tong biyahe. Pupunta pala kami ngayon dito sa Nueva Ecija. O, di ba kakapasok pa lang, bumalik na kami ng Tarlac. Ay. Dito kami sa likab ngayon. Ang ganda ng pa-entrance kineme. Ingat din po kayo. Ito na, malapit na. Sulit ang biyahe kahit na mainit. Puro kain at tawanan lang kami sa likod. Ito na nga't nakarating na sa wakas. Bumaba na ako at inakay ulit si Lola. Baka kasi masubsob pag hindi inakay, di ba? Yan, andito na kami sa bahay nila, ama. May mga ibon pang mapangusga dito, eh. Ang galing nagsasalita sila. Tapos yung tae parang piramid. Iniipon patuktok. At napaka-organic dito. Kasi ang dami nilang alagang manok. Hindi siguro sila nagugutom. Kasi pag nagutom sila, kukuha lang sila ng isa tapos ipipirito. Uy, si Oe. Kinakausap ko nga rin sila, eh. Kaso hindi sila sumasagot. Eto, kakain na kami ng panangalian. At napaka-organic din ng ulam namin. Kain na! Tawagin na natin sila kasi gutom na ako. Ang sarap pa naman ng ulam, oh. Mga gulay at buro. At may susurin. Oh, di pa kayo nakatikim ng mga ganito, no? Rich kid kasi kayo, eh. Ito na nagsandok na kami ng mga kakainin namin. Grabe, nakakatakam at nakakapaglaway. Ginutom na naman ako habang binuboysober to. Ang sarap talaga. Saktong-sakto, favorite ulam to ng family. Kaya makakakain kami ng marami. Magkamay na lang tayo para mas masarap kumain. Yan ang bilin ng mga lola namin. Para na rin siguro hindi magugas ng kutsara at tinidor. Uy, Joel. After kumain, nag-dessert na tong dalawa naming lola. At sa sobrang init, nagpalit muna ako ng sando. At syempre, hindi kami papahuli. Bibili rin kami ng ice cream. Saan naaabot ng 20 pesos mo? Tara, bili tayo ng ice cream dito. Wow, ang sarap. Nakakatakam. Balik kami ulit sa bahay. Para makain ng ice cream ng maayos. Simut, pati balat ng ice cream. Walang ititira. Kulang na nga lang, kainin namin pati yung balat. Nagpahinga lang kami ng konti, tapos haalis ulit. Punta naman kami ngayon sa bahay nila Inang. Grabe, ang init pa rin. Pero okay lang, maganda naman ng langit. May payo pa tong kaibigan ng pamangkin ko. Para daw hindi kami mainitan. Sakulong mo rito. Ayan, hindi ka na mainitan. Pwede ka nang tulusan ng kandila. Wow, no. Nandito na nga kami sa bahay nila, Inang. At dinala na namin yung mga natirang merienda. Sobrang presko dito. Kasi sobrang dami rin ng puno. At may mga duyan. Na pwedeng upuan para makapagpahinga. Nag-picture-picture pa nga dito ang mag-iina, oh. Siyempre ako rin, hindi papahuli. Lo, main character yarn. Pagdating dito, kain na naman kami. Kakakain lang ng tanghalian, merienda na naman. Ayan, punong-puno na ng pagkain ng aming tiyan. Matapos ang lahat, uuwi na kami agad. Babay, ama, babay, Inang, babay, daddy. Lalarga na kami. O siya, dyan na rin kayo. Tuloy ang buhay, bye-bye. Cheers! Ayusin ko lang yung bags ko. Ayan, ready na! Ramos, PHC10, unboxing! Cheers! Sobrang lupit! Ito po yung power bank. May kasamang manual. At Type-C cable. Grabe, ang ganda! Umumukha na naman ako mamahalin. At kapag itong power bank yung gamit mo, less hassle. Very handy kasi parang cellphone mo lang. Sobrang gaan din ng power bank na to. Parang mas mabigat pa nga yung cellphone ko, eh. Hello! Meron na akong Ramos PHC10 power bank. Na may 10,000 milliampere. Meron itong 3 built-in cable. Which is for lightning, for micro, at for Type-C. Lupit! Hindi ka na mag-aabala pa sa pagbili ng mga cables. At ito pa! 15 watts fast charging to. Magipag-chismisan habang naka-charge. Maglaro habang naka-charge. Around 700 to 800 pesos lang to. Sulit na sulit sa ganda ng mga features. Very handy and convenient. At less hassle din. Pwedeng ibulsa saan man magpunta. Ang ganda, diba? Ramos PH10. 10 over 10. Ano pang hinihintay nyo? Nasa yellow basket yan. It's 24/7, I'm thinking about you. 24/7, I'm thinking about you. Yeah, 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 yeah.
Undas na naman, mga chong! Tara sa simenteryo! Bilang paghahanda, magpintura tayo ng nicho! Kasama ko si Kuya Empoy at pipinturahan namin ng puntod ni Lolo! Inihanda na namin ang mga pintura at gamit bago umalis! Gamit namin tong motor! Malayo-layo kasi kung lalakarin pa namin! Babay na muna sa aming bahay! Gusto pang sumama ng aso ko! Kaso wag na muna, baka mangulit lang doon! Mabuti't maganda-ganda ang panahon ngayon! Hindi maulan at hindi masyadong mainit! Alas 4 kasi ng hapon kami pumunta! Para palubog na yung araw! Ayan, nasa simenteryo na nga kami! Napakatahimik talaga ng buhay dito sa simenteryo! Parang ang sarap manirahan. Wala kasing chismosa dito. Kapag dito ako tumira, walang magchichismis na buntis ako. Ito na kami, nagparada ng motor. At inilabas na rin namin yung mga gamit. Ang tagal na rin nung huli kami nakabisita. Kala namin magtatampo si Lolo . Pero ito, nakangiti pa rin siya. Pero kami muntik nang hindi makangiti. Itinambakan ba naman ng basura tong pwesto ni Lolo? Imbis na mainis at magalit, sinayaw na lang ng kuya ko. Giling-giling. Siyempre, kailangan nating linisin to. Pakitang tao, Yar. Para kunwari masipag naman tayo. Sobrang dumi talaga. Ayan mo, Lo, pag nakaluwag magluwag ang apo. Bibilihan kitang sarili mong simenteryo. Uy, si OA! Hintuloy-tuloy lang tayo sa paglilinis. Grabe, sobrang alikabo. Oo nga pala, naalala ko. Isang taon na rin pala nang sinimulan kong mag-vlog sa page natin. Grabe, ang bilis ng panahon. Parang kahapon nga lang nangyari yun . Kaya maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa atin. Ayan nyo, sabihin ko kay Lolo, dalawin kayo para pasalamatan. Ito na nga, nagtulos na rin kami ng kandila. At nilinis na rin itong mga pipinturahan. Binubuksan na ng kuya ko yung pintura. Para maumpisahan na namin. Magagabi na rin kasi. Ito, Doc, gising na po ang pasyente. Uy, grabe naman. At nalaki na nga ni Kuya Empoy ang pintura sa container. Tapos, inumpisa na rin namin magpintura. O, diba? Ang bilis namin magpintura. Ala pa mong 10 segundo tapos nang nasa taas. Pero first coating pa lang to. Kinabukasan na lang namin itutuloy. Tingnan nyo, puno na ako ng pintura. Grabe, parang ang dungis-dungis ko na rin. Mag-aalas 6 na rin kasi. Hindi kami pwedeng magpagabi. Kaya nagpaalam muna kami kay Lolo. Pero pumayag naman siya. Bukas na lang yan, mga apo. Sige, Lo, babay muna. Baka abutin kami ng gabi ng lagim. Grabe, nakakatakot naman kasi dito, mga chong, kapag gabi na. Pero mas nakakatakot pa rin yung mga chismosa. Ito't nakauwi na kami. Sabik na naman tong aso ko. Sabi niya sa akin, bukas daw sasama siya. Ayan, eto na, nakasama na. Inauuna pa sa amin sa motor . At sinasabi na nga ba, ang kulit ng aso na to. Nasa simenteryo na, ang hirap hanapin. At eto na nga yung kinabukasan. Tatlo na kaming bumisita. At dahil nga may mga lumipad na dumi sa nicho, nanghira muna kami ng walis. Nakalimutan kasi namin magdala. Salamat kay Angkel na nagpahiram. Sabihin ko na lang po kay Lolo, mag-inuman kayong dalawa. COA. Eto na, tinuloy na namin ang pagpipintura. Papatungan lang namin yung pintura kahapon para magmukhang mas malinis. Nakaka-enjoy din magpintura talaga. At konti na lang rin, matatapos na. Itong pangalawang araw, alas 4 pa rin kami pumunta. At marami-rami na rin yung mga tao dito sa simenteryo. Nagde-date yata sila. Ay, si OA. Hindi, naglilinis na rin sila. Pag hindi kasi tayo naglinis, baka multuin tayo ng mga mahal natin sa buhay. Dalawin nyo sila ngayong undas, ha? Kasi pag hindi nyo dinalaw, baka tayo yung dalawin. Yo, tapos na. O, diba pasayo-sayo na kami kasama si Lolo? O, Shalo, dyan ka na muna. Kita-kits na lang ulit ngayong November 1. Yun lang, mga chong, tuloy ang buhay. Bye-bye! You told me that you wasn't a freak, remember that? Now I don't believe you. Cause the way you got me feeling right now, every day, girl, I wanna see you. Right now, here we go. Ang mukha yan, ang ganda! Puting kumot, pilit hinahablot, likod ko'y namumula sa kakakalmot. Ang kampanay, tuluyan ng gigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakanta na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kumusta ang undas, mga chong? Tara, samahan niyo ulit ako sa simenteryo. Kinuha ko na itong mga kandila dahil magtutulos tayo ngayon. Dadalawin ng mga yumaong mahal sa buhay. Sana all na lang sa mga dadalaw sa jowa nila tapos sa simenteryo yung meeting place. Uy, si OA! Tara, labas na tayo ng bahay. Alalahanin, baka may naiwan. Minsan kasi kapag aalis, nakakalimutan pa yung mahalaga. Minsan nga, nakakalimutan pa yung sarili. Pero ngayon, ang mahalaga, dala ko yung kandila. Kaya ibinag ko na. Baka kasi mababa ko kung saan. Bago ako umalis ng bahay, inanap ko muna yung aso kong makulit. Etong at mas excited pa siya sa akin. Akala mo naman talaga siya yung magtutulos ng kandila. Kita kami ngayon kila Ina. At tinakbo na lang namin to. Running distance lang kasi. Ay, running distance. Ayan, kasama ko yung mga aso ko. Si Nati at si Kalan. Nakasalubong pa tong mga anak ko. Hi, Kuya Popsy. Yan lagi yung mga bati nila. Nakarating na ako sa bahay. At lakad-lakad muna ako dito sa katabing bukid. Nga pala, pupunta ng bayan sila nanay. Kaya magpapabili tayo ng chichirya. Kasama niya si Sara. Hindi kasi kami pwedeng umalis ng walang dalang pagkain. Ayan, kailangan pang takasan ng pamangkin. Tatampo pa yon. Yan ang tagapagmana ng Encantadia. Ayan, okay na. Makakaalis na sila at makakabili na ng mga ngata. Ingat! Boom!
to join. Ito, kinuha ko naman si Kalan kasi muntik nang sinuwag ng kambing. Makulit na nga yung nanay, mas makulit pa siya. Nakakatanggal stress pag may aso. Pero minsan tayo yung stress sa kanila. Two joints. Shit! Habang iniintay, tambay-tambay lang muna. Lakad-lakad. At maupo kung saan man. Hindi na pala kami bumili ng bulaklak. Mag-harvest na lang sa hardin ng aming plantita. Ang nanay naming kagawa. Uy, pangiting-ngiti pero pagod na siya yan. May kinapupuntahan talaga ang pagka-addict sa halaman. Ang lola kong one-tooth na lang oh, pero ang ganda pa rin gumiti. Ito't gumagawa na ng DIY bukay si Kuya Empoy. Ang scientist sa pamilya. Nagpa-uwi muna pala ang dalaga. Este ang lola ko. Magbibihis daw siya. Naku, may manliligaw na yata to ah. O, diba fresh na fresh ang lola? Polvo lang, sapat na. Bumalik na rin kami agad kina ina. Kasi pupunta na kami ng sementeryo. Babay muna sa aming bahay. Sakay kami ng motor, biyaheng langit. COA. Dito sa barangay, puro green ng paligid. Gandang nakikita, diba? Pero mas maganda ang barangay kung walang chismosa. At tapos ang maikling paglalakbay. Nakarating na kami sa sementeryo. Sobrang daming tao ngayon. Kumpara nung nakaraang taon. Ngayong taon kasi hindi na required yung face mask. Dati kasi bawal pumasok nang walang face mask. Pumunta na kami sa puntod ni Lolo. Kasi magtutulos na tong lola ko. Miss na miss niya na yan. Ayan, tatambay muna kami buong pamilya dito. Alas 4 ulit kami pumunta. Para hindi na mainit. Magtutulos na rin kami. Uy, parang happy birthday naman. At syempre, dahil gutom na. Kain-kain na ng chichirya. Ibigyan ko sana si Lolo. Kaso baka mas gusto niya yung alak. Alam niyo ba, meron ditong nakaipon na kandila? Inipon yan ng lola ko. Uy, si OA. Nakakamiss naman mag-ipon ng ganito. Yung tipong padamihan pa kayo ng kaklase mo. Yung after long weekend. Payabangan kung sinong mas marami. O, diba, puro lang kami kain ngayon. Grabe, nabusog na ako sa chichirya. Pumunta naman kami sa harap. Dito sa tabi ng misa. Dalaw naman kami dito sa isa naming lola. Baka kasi kami yung dalawin eh. Hi po pala sa kanila. O ayan, ginabi na kami. Mas masaya talaga yung undas ngayong taon. Kumpara nung mga nakaraan. Kasi wala nang pandemic kaya nakakabisibisita na rin. Ayan, nag-picture na kami ni Lolo. Kasi uuwi na rin kami. Akay-akay ko na si Lola pa uwi. Babay na muna, lo. Eh kayo, kumusta ang undas nyo? Kwento nyo naman. Hanggang dito na muna. Tuloy ang buhay. Bye-bye. Eto na nga't ginutom na ang mga pashneya, kaya bago kami umuwi, kami kumain na muna. Oo, may papisain pa si Kuya. Abay, sobrang sarap ng mga ulam nila. At talaga namang mapapa-extra rice ka. Nung kami, busog na. Siyempre, dapat magbayad na. Alam nga naman takbuhan namin, di ba? After nito, uwi na agad kasi naalala kong may next pa akong mission. May kailangan ba akong hulugang lupain? So, Kaya uwi na agad at sikasuhin ng mga bayarin. Eto na nga't naka-uwi na kami. At inalapag ang mga gamit na pinamili nila. Uwi na rin ako kila Lola dahil ako'y may pupuntahan pa. Siyempre ako'y magbibihis pang bahay muna, di ba? Tapos lalarga para kumuha ng sahod ng pashtiyang inaraw-araw ang paglalay. Para buwan-buwan may aasahan tayong pera. Kung gusto nyo rin subukan, nasa comment section ang link. Pwedeng-pwede tayong kumita ng 10k to 50k every month nang walang nilalabas kahit na 5 duling. Mag-iisang taon na yata dito ko nakukuha yung pangbayad sa mga bayarin. Kaya hanggang ngayon ako'y sobrang thankful pa rin. Last mission ko nga sa vlog na to ang mga paghulog sa lupang kinuha ko. Para naman kahit papaano maging malubag ang paghinga ko. Ay, si OA. Kung gusto nyo rin kumita kagaya ko, sundin nyo lang mga step. I-click mo lang yung link na nasa bio ko. Pindutin nyo 3 dots. Tapos open in browser. At i-download mo na ang app. Step 2, gumawa ng account at pwede mo itong i-connect sa iyong Facebook, mobile number o sa iyong Gmail account. Sheesh! At step 3, pwede ka na magsimulang mag-live ng 1 to 2 hours every day. True! Walang mawawala kung susubukan mo rin. Kaya go ka na. Tingnan natin kung magkano ang kaya mong kitain gamit lang ng sipag mo. Sheesh! Anong unang binibili ng mga nanay nyo kapag nag-groceries? Yung nanay kasi namin, sangkap sa pagluluto ang unang nais. Mapapakamot ka na lang talaga, uy. Naku, tuwang-tuwa ang ina nyo. Shee! Parami na ng parami. Iiyak na ba ako nito? Siyempre, no. Ilaban na yan. Igiling-giling. Grabe namang napakarami. Kumirit pa kami ng 2 yellow basket. Tinanong ko nga si ina kung may pambayad siya. Ang sagot niya. Ala ka dyan. Nagpapaiwan na lang ako dito, ha. Tumatanginti. Ang benta ko na lang yata yung kidney ko nito. Tapos na kaming mabili. Nakakuha pa kami ng 8 tokens. Shit! Tapos lumabas na nga kami. Para ilagay na yung mga napamili dun sa kotse. Naalala ko nga palang 250k followers na tayo sa Facebook. Kaya bili na rin tayo ng cake. Salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. At sa patuloy ring ng babae. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Habang inihintay ang cake, nag-fill out naman si Ina ng mga raffle ticket. Uy, akala mo naman mananalo. Kinuha na namin yung cake. At tinulungan na si Ina sa mga raffle kineso. Namamag-asa pa siya. Akala mo naman mabubuno
sarado talaga. Tingnan nyo namang napakarami ng entry. Zero! Bago umuwi, kumain muna kami. Tapos nung nabusog, uwian na. Balitaan ko kayo kung saan pa napunta yung sahod ko. Sa ngayon, nairausan namin ng mga groceries. Diyan muna kayo, ito na ang mga steps. Shhh! Click mo lang yung link na nasa bio ko. Pindutin yung tatlong dots. Tapos open in browser. At i-download mo na nga. Step 2, gumawa ng account at pwede mo itong i-connect sa iyong Facebook, mobile number o sa iyong Gmail account. Shhh! At step 3, pwede ka na magsimulang mag-live ng 1 to 2 hours every day. True! Walang mawawala kung susubukan mo rin. Kaya go ka na. Tignan natin kung magkano ang kaya mong kitain gamit lang ng sipag mo. Shhh! Diyos ko, Bebeng! Ba't ka nagmamadali? Hindi, may sumusunod nga sa akin. Ayan, mga naniningil sa'yo yan, no? Hindi! Bayad na ako sa lahat, no? Wow! Sana all! May pera ka talaga, Nay! Nakaw yata yan, eh! Pashneya! Hindi! Anong nakaw? Baka gusto mong ipaligo pa natin mga pera natin sa kanila. Wala! Isan mo galing yan? Malalaman mo rin. Diyan na nga kayo! Siyang kaya yung raluan kong baler? Bebeng! Aling turing! Akala ko multo! Ay, grabe! Anak talaga ng nanay mo! Siyempre! Asa nanay mo? Aling turing, hindi pwede pumasok kapag uutang! Sayang naman! May dala pa naman akong si Colette! Chichiria! Ipasok na po kayo, aling turing! Nandiyan po si nanay, nagbibilang siya ng pera! At may secret po siya, kaya niya nakuha yung mga pera na yon. Sabi na nga ba't may secret? Oh, sige! Pwede yan! Mars! Marcy Turing to! Ingay kasi nito eh! Huwag ganyan ka sa akin ha! Ano bang nagawa ko kasalanan sa'yo? Wala! Ayaw ko lang nakikita yung pangit mong mukha! Che! Nasa nanay mo? Wala! Ano? Buruha! Diyan ka na nga! Wala akong mapapala sa'yo! Go! Doon ka sa malayo! Naglalatula ko yung tao dito eh! Sabi na nga't may pinatrabaho ko ng iba kaya marami kang pera eh! Malamang! Ano akala mo? Tinatay ka itong mga pera na to? Saan mo galing yan? Doon ka sa malayo, wala kang mapapala dito. Ay, tayo lang naman. Hindi natin pagsasabihan. Hindi pagsasabi. Kilala kita to rin. Mars naman. Abay, totoo naman. Kilalang mo lang ako pag may kailangan ka eh. Hindi naman, Mars. Ituro mo na sa akin yan. Alam mo lang marami akong bayarin eh. Promise, secret lang natin. O siya, sige. Kulit-kulit. Siguraduhin mo walang makakaalam nito. Ay, naman. Para kapag ako'y nagkapera, mababayaran na rin kita sa mga utang ko sa'yo. Sige. Punta ka sa bio ko, i-click mo itong link. Tapos i-click mo yung tatlong dots na yan. Tapos makikita mo yung open in browser. I-click mo yan. Tapos makikita mo yung app. I-download mo. Yan yung app kung saan pwede kang kumita ng malaki, magla-live ka lang. Ganun lang. O tapos? Tapos gumawa ka ng account. Pwede mo i-connect sa Facebook, mobile number, o sa yung Gmail account. Ah, tapos pwede na ako kumita? Siyempre! Basta sipagan mo lang mag-live. So, dinami-dami naman taong pwedeng makaalam niyan. Hindi niyo pa sinabi sa bruhang niyan? Ano itong kontrabida na to, oh? At pigilin mo nga itong anak mo, Mars. Pinapakulo niya dugo ko. Ano ba kayo? Huwag nga kayo mag-away. Hindi niyo pa kasi sinabi sa kanya yan. Kasi, Nak, hindi na siya iba sa atin. Ano hindi iba? Kasi siya yung tunay mong nanay. Hi guys, so after 22 years, magko-color na talaga ako ng buhok. Yes po, apo, tama pa yung narinig nyo, virgin na virgin yung buhok ko. And ito na nga, nilalagay ko na yung cap sa buhok ko kasi susundutin niya ni Ate Bella guys, kasi highlight lang yung gusto ko. Shoota, nagmukha akong si My Precious dito, ano ba yan? Shoota, ang pangit ko, pero carry lang. At saka guys, yung gamit ko pala dito is yung Love Color Hair Lightening Cream. Kasi nga, base sa na-research ko, organic pala to. And take note, hindi siya nakakasira sa buhok. It's ammonia free and PPD free. Kaya nung nalaman ko, ay nako, nagpakulay na talaga ako ng buhok. At ito na nga, binabalot na ng foil yung buhok ko. And after 30 minutes na paghihintay, tingnan nyo naman gaano kaganda yung buhok ko. O diba, pansit kanton. Kaya dali-dali na ako pumunta sa CR guys para banlawan to. And I'll be using the purple shampoo of the Love Color. And because of this, it will reduce the yellowish color sa buhok ko. Tapos, wait ka lang ng mga 10 to 15 minutes para ma-absorb ng hair yung product. Then after that, I will be using the purple conditioner na. Then nag-wait ulit ako ng 3 minutes before ko siya binanlawan. Then oh my god, I was so blown sa result. Ang ganda ng pagkakulay, wala akong dryness na na-feel. Like legit guys, it was totally worth it. Kung ganito lang pala kaganda at kadali ang pagkulay ng buhok, matagal ko nang ginawa. Kaya di ba siya yung sikat na TikToker? Oy, pa-picture kami. Pwede pa-fansign. Grabe, sikat niya na pala. Teka, teka. Omar Go, ano yung suit mo? Di ba pinagbabawal yung crop top dito? Hindi mo ba ako kilala, ma'am? Influencer ako sa TikTok. Oh, ay ano naman ngayon? Tantanan mo nga ako, mag-bihis ka dun.
hindi mo to pwede gawin sa akin. Umanda ka, ilalive ko to. Hoy Margo, tama na yan. Margo, wag na. To all my fans and followers, let's cancel this teacher. Influencer yarn? Seryoso dito ba siya? Dito talaga magti-tiktok? Oh, miss, pwede pa daan. Miss, ano ba? Ano ba yan? Paharang-harang? Bakit kasi dito nagti-tiktok eh? Bakit kasi sa 7-Eleven pa eh? Ay, miss, po, padaan lang ko. Aray! Hala, bakit niya sinabunutan? Miss, ano ba? Nagko-content ako dito, oh. Konting respeto naman. Ate, magkano po yung hotdog sandwich niyo? Ah, 55 pesos lang. Ang gusto niyo po ba, ex-deal? Ha? Pinagsasabi mo, bigyan niyo ako ng free hotdog sandwich tapos ipropromote ko yung business niyo. OMG, siya ba yun, be? Grabe, napaka-desperada niya naman. So all this time, niloloko niya lang pala tayo? Shh, huwag kayo maingay, baka marinig niya kayo. Well, 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 look who's here. Eh kaya naman pala ikaw yung top 1 natin kasi nandaya ka sa exam. Miss Brenda Santos, please stand up. Grabe, nakakahiya. Deserve mo ano yan. Ano yung nabalitaan ko na nandaya ka daw sa exam? Ay naku ma'am, hindi po yung totoo. Ah, ma'am? Ang unfair lang po kasi, ay oo nga ma'am, nagpuyat kami tapos nag-aral lang mabuti, tapos yung isa dyan, nandaya lang pala. Ano ba guys, hindi nga ako nandaya, tsaka nag-aral din ako no? Liar! Grabe, kala namin nagbago ka na. Ganyan ka na ba talaga ka-desperada, Brenda? Sige nga, kung totoong matalino ka, sagutan mo nga yung equation na sa board. Huwag mong sabihin, hindi niya kaya. O diba, hindi niya masagutan kasi nga wala siyang alam. I'm sorry to say this, Brenda ha, pero I'm so disappointed in you. Ikaw pa naman yung top 1 natin. Grabe, totoo nga ang balita. Bobo nga siya. Kung nag-aral lang siya, masasagutan niya yan. I cannot answer it because that equation has no solution. Because if you're gonna simplify the problem, you will have 5x plus 7 is equals to 5x plus 4. And subtracting both sides with 5x, you will have 7 is equals to 4. And 7 is not equal to 4. Therefore, ma'am, your equation is wrong. About me, I'm the baddest alive. He know the prettiest. Babe, naiya ako. Babe, sige na kasi. Pakilala na kita sa mga kaibigan ko. Promise, mababait yung mga yon. Guys, pakilala ko sana sa inyo yung jowa ko. Ay, we, totoo ba? Grabe, ang swerte ni Margo, no? Wala ka na, jowa niya. Shit, ang pogi. Wala, ang gwapo niya. Oh, Brenda, ginagawa mo. Wala, bakit siya nagpapaganda? Hoy, Brenda. Hi. Hello. Ako nga pala si Troy. Brenda. Be, yung kamay mo. Be, yung kamay mo. Jowa ko yan. Tarantado ka. O, tara na, Margo. Gagala tayo ngayon. Guys, naku, wag nyo na isama yan si Margo. Di ba may date ka ngayon kasama si Troy? Ha? Eh, paano mo nalaman? O, di ba? Eh, sino nagsabi sa'yo? Sino pa ba si Troy? Sinong Troy, be? Di nga ako makapunta dun kasi may... O, be, bakit ka umiiyak? I think he's cheating on me. Ay nako, be, nag-overthink ka lang. Hindi yan magagawa ng jowa mo sa'yo, no? Nahuli ko siyang may kachat na babae. For the paranoid ka naman kasi. Baka mama niya lang or kapatid na baba. Hala, be, bakit tumatawag sa'yo si Wait, Troy? Di ba jowa yan ni Margo? Oh my God, Brenda, ikaw yung kachat ni Troy? Be! Oh! Oh, mga iha, kumain lang kayo, ha? Sige po, tita. Be, ang alat ng spaghetti. Ha? Ano yon? Wala po, sabi ko po ang sarap. Plastic. Ah, tita, wala po kayong lumpiang Shanghai? Nako, sorry, wala eh. Ah, ang cheap nyo naman. Uy, Victoria, nakakaya ka. Huwag ka naman mag-demand. Ay, true ka dyan. Ah, tita, may coke kayo? Nako, sorry, walang coke eh. Ah, juice. Eh, wala din kaming juice eh. Wala din. Queenie, kuha mo ka tubig. Ano ba naman to si Brenda, oh? Kuya Kim, bigyan mo nga to ng tubig. Hala, ang pogi! Grabe, Queenie, ha? May gwapo ka palang kuya. Anyari sa'yo? Teka, may kamukha siya. Hala, oo nga. Kamukha niya yung lalaki sa K-drama na may I Help You. Si Kim Jibsa! Alala siya ngayon! Di ba kasama niya yung babae na nakakita ng multo? Oo, be. Si Dong Ju yun. Tinutulungan niya yung mga multo. Ah, oo nga. Tapos pag di niya ginawa yung wish ng patay, mamalasin siya. Ay, we. Katakot naman yun, be. Oh, at ito pa, first episode pa lang daw nakakaiyak na. Ay, we. Totoo ba? Mukhang exciting yun, ah. Teka. Ano nga title nun? Tsaka, saan yan napapanood? Ah, may I Help You yun. Tsaka makikita mo yun sa Prime Video. Tanga-tanga mo, Brenda. Di ka kasi nakikinig, eh. Pagod na ako. Gusto ko na matulog, gusto ko na magpahinga. Bakit kasi mga bobo kasama ko eh? Tawagan nga sila.
Oh, hello, Beh. Bakit natatawag ka? Beh. Oo. Yung RRL mo kasi na sinend, mali. Oo. Ha? Pwede pa ulit? Ay, Beh, wala akong time sa ganyan. Tsaka wala ako sa bahay, no? Uulitin mo, maghanap ka na ibang kagrupo. Ah, yes, B. Bakit ka napatawag? Ay, Beh, pwede pa paraphrase ako nito? Hello, B? B? Choppy ka, B. Di kita marinig. At talaga ba? Eh, kung tanggalin kaya kita sa grupo. Ito naman, di mabiro. Hindi kasi ako marunong, B. Tsaka kaya mo na yan. Ikaw na lang gumawa. Ah, hindi ka marunong. Ah, sige, Beh. Madali naman ako kausap, eh. Papadrop na lang kita kay ma'am. B, joke... Ah, bakit, Beh? Beh, anong chapter ka na? Ah, nandun na ako sa chapter nung nahanap na nung matandang babae, yung nawawalan niyang apo. Tapos ito pa yung nakakaloka, ha? Pinipeke niya lang pala lahat kasi isa siyang bayarang aktor. Beh, anong pinagsasabi mo? Diba nga, si Jeho nagpapanggap na si Munsong sa curtain call? Anong curtain call, Beh? Yung curtain call, Beh, yung napapanood sa Prime Video, naloloka na nga ako ng susunod bang nangyayari. Anong mangyari kila Jeho? Beh, sa thesis yun, natin? Eh. Anong chapter ka na sa thesis natin? Okay, class. Magre-reading of honors tayo ngayon. Grabe, ang tagal ko tong hinintay. Ay, bakit, Beh? Feel mo ma-honor ka? Oo naman, no? Hello? Grabe, ang taas naman ang pangarap mo. Ay, true ka dyan, te. Uy, Victoria! Feel ko ikaw yung top 1 natin. Nako, hindi naman siguro, Beh. Asas, huwag ka na magpa-humble, Beh. Ang tataas kaya ng quiz tsaka exams mo. With an average of 92.4. Hala, sino kaya yun? Ako yan. Manahimik ka kayo. Our top 2 is... Queenie! Kung ikaw yung top 2, that means si Victoria yung... Hoy, ano ba? Tumigil nga kayo? Eh, Victoria. Hoy, congrats ha. And with an average of 94.6, our top 1 is... Nako, Victoria na yan. Victoria! Victoria! Our top 1 is Brenda. Oh my God, akala ko si Victoria. Hala, legit ba to? Iiyak yan. Nako, hindi siya yung top 1. Hala, lagot kayo. Nag-expect na yan si Victoria. Shh, guys, ano ba? V, okay ka lang? Oo, okay lang ako. Hindi naman kasi ako nag-expect eh. Ayan, sana mag-vacation na. Natamad na ako mag-aral. Pagod na ako. May stress na ako ng sobra. Ayan, sana magpasukan na. Wala na akong panggastos. Wala na akong baon. Bawat na bahay. Ay, Beh, Clarice, taragala tayo. Vacation na lang, Beh. Free ako dyan, G ako. Punta tayo sa mga arcade, sa cafe, mag-skating tayo. Ay, bongga. Sa National Museum, sa mga Pinto Art Museum, mag-picture tayo. Sige, sige, go. Hello, Beh. Uy, te, taraga na tayo. Ayun na ako, Beh. Nakatamad ako lumabas. Makla ka, wala ka na ibang ginawa bomba kasi nasa bahay ka lang. Growing ka talaga eh. Di na nakulayan. Sabi, hindi ko na talaga kaya. Tapos may kagrupo pa akong pabigat. Pagod na ako. Pag baka yun talaga, babawi ako lang tulog. Daming school works. Sabi po siya ka eh. May isang lalaki raw na paparilin ako. Kalimutan mo na lang. Kagal, nasimpo na pala. Alam, ang dami kong gastos. Ubus na pera ko. Promise ko talaga sa bakasyon. Magtitipid na talaga ako. Di na talaga ako gagastos. Promise yan. Text man, mamatay man. Ay, ang ganda. Perfect. Tapos ayan, di mo na alam sa sobrang dami mong order. Hindi, ito atay ano. Ah, yung dress na binili ko, ma. Try ko nga mamaya. Oo po, parcel pa para kay Nicole. Sige lang po, kuya. Wait lang. Ate, kakalimutan ko na talaga si Crush after pasukon. Weh, di mo na siya may mimiss. Hindi na nga, deadman na ako sa kanya. Alam ko na yung worth ko. Uy! Oo, eh, pero wala na tayo ko na talaga sa kanya. Deadman na ako. Talagang move on na. Uy! May bago na namang my day si Crush! Siyempre, heart ako dyan! Guwapo mo! Miss ko na tuloy pumasok. Kasi miss na kita. Tao po, parcel po para kay Nicole. Delivery po, order, Nicole. Ay, Diko! Kuya, magkano po yan? 69 po. Mapahawak lang po, ha. Scan ko lang po. Thank you po. Sige, pasandari lang po, ha. Valid 270 po. Sige, pa yung Gcash ko nalang bayaran. Sige, pa-add na lang po kayo ng 10. Ano pong number niyo? Sir, 9292. 220 po yan, no? Valid 20 na lang yung kulang. Wait lang po, ha.
Thank you po. Nicole po, delivery. Sige po, wait lang. Hindi mo lang pala akong bra. Bali na ka. Mga kuya, makain po yan. Hindi po, okay na po ba yan? Abay na po. Sige, sige po. Salamat po. Okay po. Sige po, thank you po. Ito po kuya, 155. Sakit na lang po. Thank you po. Kuya, nari sa'yo, ba't parang kuba-kuba ka? Hindi, wala kasi baka bumakat yung pasas. Dami mo ng order. Hindi, affordable lang kasi yung mga damit sa Lubito. Saka high quality pa, kaya for the checkout ako. Sus! Bali, walang halo, Emi. Ang gaganda ng mga damit sa Lubito. Lahat ng styles, meron sila mapaklasik or trendy pa yan. Plus, ang pinaka-perfect pa dyan, Dai. Affordable yung mga damit nila. Plus, meron pa sila mga discount at voucher. Kaya pwedeng-pwede ka na maglaro ng ganda-gandahan, mag-aesthetic. Nang hindi nawawasak yung bulsa mo, o diba? Napaka-MVP, balag-bagan. Kaya ako sa'yo, mag-checkout ka na din. Eh, bakit ganun? Hindi pa rin siya nag-reply sa akin. May iba ka nakatulog lang yan. Hindi, malam mo may kausap na pala siyang iba o di kaya kainuman yung mga tropa niya tapos may e-abab pala doon. O titigil-tigilan mo yung pag-overthink mo ng malala parang di ka na grade 2. SLR, nakatulog lang ako. Hehehehe, kumain ka na ba? O diba, sabi sa'yo, baklang to. Dahil nahihilo ako. Ay, naka muna sis, tsaka minum ka maraming tubig. What if malala na pala akong sakit, tapos bukas makalaw, mahimatay ako, tapos ma-hospital ako. Tapos OA, be, napaka-OA. Tulog mo lang yan, te, tapos uminom ka ng gamot. What if lang naman, te? Ewan ko sa'yo. Sis, may quiz daw tayo mamaya sa Filipino. Talaga? OMG, what if the items yun, te? Tapos may identification, enumeration, fill in the blanks, tapos essay. Sige, te, push mo yung pagiging overthinker mo. Patapusin mo muna ako, diba? 15 items lang daw, tsaka multiple choice. Ay, ganun ba? Kimi lang, bis. Te, tingin mo magkaibigan pa rin tayo after graduate. Aba, syempre naman, te. Para ka namang others. Pero paano pala yung te? Sabi nila mahirap daw maghanap ng trabaho after college. Hindi kapag walang work, walang pera. Pag walang pera, walang pagkain. Pag walang pagkain, nga. Bali, huwag ka magalala dyan, te. Fine job. Talk to boss kasi meron boss job app. Ha? Fine job? Talk to boss? Oh, Jai, fine job. Talk to boss kasi ito si boss job app. Isa sa job hiring platform with thousands of job openings from top companies. Ay, pasabog. Oo, be. Bukod sa makakahanap ka ng trabaho, match sa interest mo. Nakakausap mo pa si boss directly. Perfect na perfect pala yung boss job. Fine job. Talk to boss. Mga auntie, nakalimutan ko pala magpasa ng assignment sa science. Feel ko bagsak na ako. Tapos magiging repeater ako. Tapos hindi ko na kayo magiging kaklase next school year. Girl, hindi ko kagad babagsak sa isang assignment lang for the overthink yarn. Nicole, bilang mo ako shampoo. Maliligo na ako. Ikaw na, te. Kaya mo na yan. Diyan lang yung tindahan, no? Ito, ang dami mong reklamo. Bumili ka na, oh. Ano ba naman to? Bansa, babad ka na remote. Ayun, oh. Diyos ko, lapit-lapit lang sa'yo. Hindi mo pa makuha. Wala ka bang kamay? Hindi ka ba makatayo? Oh, salamat. Love na love ka talaga ni ate. Oh, Christine, sampay mo na nga itong mga damit para di bumaho. Wait lang ba, ginagawa ko pa yung assignment ko. Nicole, ikaw na nga magsampay. Wala, ikaw inutusan ni mama eh. Nagsisipon ka lang naman eh, wala ka namang ginagawa. Ba yan? Ako na lang lagi. Tao po, para sa'yo po para kay Christine. Oh, ito, may order ka daw. Eh, yun ate yung mga damit na binili ko sa Lubito. Kuhay mo, abe. Bayad na yung mga yan. Abe, sino pa nga ba? Wala naman ako magagawa eh. Happy ka siguro, may kapatid ka, may nauutusan ka. Thank you so much. Ang gaganda talaga ng mga damit sa Lovito kasi hindi lang siya high quality, pero affordable lang din siya, tsaka maraming style na pwede niyong pagpilian. Mga blouse, tube, t-shirt, short, dresses, pants, skirt, at marami pang iba. Kahit na mga accessory at bag, meron ng Lovito Plus, marami silang mga discount, kaya perfect na perfect. Uy ate, pero makuminsan ang mga damit mo ha, o di kaya pamana mo na lang sa akin yung iba, total pala utos ko naman. Oo na, sige, pag-iisipan ko. Mga anak, magsahin na nga kayo. O, magsahin ka na daw. Uy, ba't ako na naman? You can search Lovito Jane sa Orange app para makapag-enjoy ka ng maraming discounts. Kung delikado na naman ako, bakit